Hello Fire Signs! Welcome again dito sa ating channel. Tignan natin kung ano kaya itong mga maaaring parating sa'yo this third week of April. So this is a timeless reading guys, walang expiration. So kahit kailan nyo ito mapanood, no? So kung kailan ninyo makita itong video na to, yun yung perfect timing para ma-receive nyo yung mga messages na nandito. So again, a reminder, maaaring hindi po mag-resonate sa lahat since this is a collective reading. Kunin lamang ano yung mga tumutugma para sa inyo. Bahala na po kayo magpalit-palit ng sitwasyon ninyo, depending kung ano yung nagre-resonate sa inyo dito. Cross watchers, welcome din po kayo, no? As long as nakaka-relate kayo dito sa ating reading. Simulan na natin. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, ano kaya itong mga paparating sa'yo this third week of April? Uy, meron kang energy dito ng pagiging trapped or entrapment, no? So, be careful. Mukhang may robbery energy na naman dito sa paligid ninyo. So, bago natin ito himay-himayin, no? Meron tayong 6 cards dito with 6 numbers. 78, 44, 20, 59, 61, and 25. So, para dun sa mga mahilig dyan sa lucky numbers. So, mag-ingat kayo na maging victim kayo, no? And, ano kasi dito, parang may partnership si trap at saka si robbery. So, mag-ingat kayo na maging victim kayo ng pagnanakaw, no? Or any kind ng sitwasyon na kung saan eh kayo yung magiging biktima. Kayo yung matitake advantage, no? Kayo yung magagawa ng hindi maganda, kayo yung mai-scam or maluloko, maiisahan, mauutakan, no? Yung mga ganung energy. So, meron ding robbery, hindi nang lang naman laging nadukutan ka, nanakawan ka. So, pwede rin ganun. Pero, robbery, basta merong something na kinuha sa'yo ng walang permiso or hindi kapwa payag. Hindi, kumbaga, hindi, pwedeng hindi mo alam or hindi kasang-ayon pero kinuha sa'yo. Basta yung mga ganung klaseng energy. Meron ding ditong readiness, preparation, prompt, and arrangement. So, hindi ko alam, mukhang meron kayong pinaghahandaan. Kung ano man yan. Or, at least parang sinasabi sa inyo nitong card na to na you have to be ready this third week of April, no? So, baka may something na paparating sa inyo na kailangan handa kayo, nakapagprepara kayo kahit papano. Merong memory, remembrance, commemoration, and reunion. So, kung alin man dito sa mga nabanggit dito. So, pwede naman na remembrance lang, no? Pwede may picture taking, no? Para magsiserve as remembrance, no? Pwedeng may salo-salo or get together. Kasi may reunion and meron ding sigurong mga bagay na gagawin kayo dyan na maaaring kagaya nun, yung ma-preserve yung memory, parang ganun, yung magpi-picture taking or mga videos, no? So, anything na maaaring mag-serve as a remembrance. So, pwede rin naman na ano dito, may something lang na naalala ka from the past, no? Some kind of memory, kung saan man tungkol yung memory na yan. May daydreaming, optimism, illusion. Iba sa inyo dito, maaaring literal na nagde-daydream kayo, no? May mga imagine kayo dyan na hindi ko alam kung gusto ninyong gawin, mga plano ninyo, or mga wish ninyo. Pwede rin naman na yung iba dito,
kung ano man yan yung naiisip ninyo or ini-imagine nyo, no, sinasabi dyan na illusion lang yan, pwedeng hindi talaga totoo. So, merong isang situation dito na sinasabi na yung bagay na yan, hindi talaga siya real. Okay, so parang illusion mo lang yan or illusion lang yan itong person na to. Kumbaga, hindi pa ano, hindi pa siya solid. Pwedeng hindi pa nagagawa. Hindi pa nangyayari. Kumbaga, illusion pa lang yan. So, kumbaga, huwag kang mag-rely kasi illusion pa lang naman eh. Hindi pa naman siya, hindi pa siya totoo. Hindi pa siya actual na nangyayari. So, meron din ditong profit and gain cultivation. So, ayan. So, kung ano man ito, maaaring this third week of April, magkaroon ka ng profit dyan. So, may mapapala ka dyan, may makukuha ka, no? Kung pera man yan. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, guys, medyo ano yung ulan dito sa amin. So, mga ilang hours na yan, pagpasensyaan nyo na kung may narinig kayo mga patak-patak. May subcups ka rito. Wow. So, mukhang merong nangangamoy love life dito or maaaring panibagong connection or starting out, no? Kung hindi naman bago yung jowa nyo dyan, baka nagsisimula kayo uli. Parang ganung energy. Kita, ano, pasensya na yung glare. Ginagawa ko yung ano, inuusog ko siya. So, merong ano dito, Aries energy kasi may Emperor ka, may Air sign energy, Gemini, Libra, Aquarius. Wow, so mukhang magiging in charge ka dito about a project, kung ano man ito, kasi meron kang Emperor, Three of Pentacles, no? So, ano ito? It's a collaboration, a teamwork, no? Magkikipagtulungan ka with, ewan ko kung sino itong mga tao na to na kailangan mong makikooperate para gawin yung isang bagay. No, parang networking, teamwork, pwedeng project. And mukhang ikaw yung magiging in charge dito. Or you will get in touch dito sa isang boss or kung sino man itong person na ito na siya yung in charge dito sa sinasabi kong activity or project na ito. Or pwedeng indication na you have to take charge of the situation. No, maging responsible ka, ikaw yung mamuno, ikaw yung manguna dyan, ikaw yung magmamanage, no? At syempre, kahit na halimbawa, ikaw yung boss dyan, ikaw yung leader, ikaw yung na in charge dyan, is kailangan mo pa rin i-take account yung mga, yung efforts ng iba, yung contribution ng iba. So, yung team, no, isa sa alang-alang mo. Kasi may mga ibang tao rin na involved dyan, hindi lang naman ikaw. So, mukhang may kinalaman yan dito sa isang bagay na kailangan ma-accomplish, no? Pwedeng, kaya nga na sabi ko, pwedeng project or something. At, mukhang kailangan kasi yung creative idea mo dito, meron ka Empress, no? Something na, kung ano man itong bagay na i-create mo, no, kailangan mong gamitin yung iyong talents, no, yung imagination mo, yung creativity mo. Pwede rin naman na something is literally coming into fruition, guys, kasi meron kayong gain card and empress, no? So may something na aanihin, mamumuo.
magi-give birth this third week of April, kung ano man ito. You have to be decisive, you have to be logical about the situation, kung ano man ito. Meron din parang some kind of ending. Ending ng paghihirap ang nafe-feel ko rito. So, kung ano man ito, at least, no, yung magkakaroon na ng pagtatapos itong suffering mo. Pwedeng suffering, pwedeng pain, any kind ng torture or paghihirap. No, parang ito na talaga yung ano hangganan niya. At least, 'di ba? May ano ka na, may magkakaroon na ng ending yung paghihirap diyan. So kailangan lang na maano mo 'yan, ma kailangan makapag-decide ka ng maayos din dito eh. Kasi meron ka ditong sword eh. So may kinalaman ito sa decision. So, paano mo i-handle yung situation nang hindi ka na nagpapadala sa iyong emotion? So, yun yung nafe-feel ko dito sa Queen of Swords. Or you could be dealing with such person na napaka, ano niya, straightforward, no? Napaka pwedeng parang sa'yo kasi is maging very cold yung approach nitong person na to. Since napaka-blunt niya, napaka-franka nitong person na to. No? So parang yun. Pwede rin naman na sinasabi ng cards mo na kailangan mong maging ganyan. No? Okay, so may beginning a connection. Hindi ko alam kung romantic yan or business. Pwede rin namang hindi romantic. Pero merong beginning dito, may partnership involved, no? At mukhang maganda yung magiging connection mo dyan. Maparomantic man yan or hindi. Yun naman natin yung ano, love life. Napakahirap talagang balasahin ito guys. Nag-struggle talaga ako dito. Saan liit pa niya. So, meron ka ditong playfulness. Isa-isahin lang natin. Sinasabi dito na laughter is the best therapy. Therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Wow. So, merong ano dito parang sinasabi niya is enjoy nyo lang ni jowa, ni spouse, no, kung asawa mo na. Kumbaga, ano, yung mga moments nyo together, no, kahit na halimbawa, nakaupo lang kayo, nanonood ng TV, no, so yun yung mga bagay na dapat nati-take notice mo rin or baka mamaya nati-take for granted mo na may na yung mga simpleng nanonood kay TV, nakakatawa, at tumatawa kayo pareho, no? So, yun yung therapy para dyan sa inyo. Kung halimbawa nagkakaroon man kayo ng parang may mga problema man kayo sa ibang part ng ano ninyo, araw-araw ninyo, at least, di ba, dito sa love life ninyo, eh, masaya pa rin kayo ni person mo and na-enjoy nyo yung mga moments na yon kahit yung mga simpleng panonood ng TV na tumatawa kayo pareho, no? So, yan. Have some fun time together. Yun yung sinasabi dyan. Parang mag-make kayo ng effort na gawa kayo ng mga bagay na na-enjoy nyo pareho, no? And nagbibigay sa inyo ng happiness or nakakapag-lighten up sa inyong dalawa. Okay? So, meron din dito na if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. So, kung meron ka man sigurong gustong gawin or gustong-gustong gawin, na alam mo na deep inside sa puso mo, yun yung talagang gusto mong gawin, gawin mo. Kasi maaaring yan yung sagot dyan sa sitwasyon mo ngayon. No?
Yung tinatanong dito eh, kung meron ka bang gustong gawin, ano ba yung gusto mong gawin na yon? So, the answer dwells in your heart. So, pay attention. Alamin mo, yung nasa kaibutura ng puso mo, yun yung sagot, no? So, only time will tell, no? Oras lang daw, panahon lang ang makakapagsabi kung ano man ito na tungkol sa inyong dalawa nitong person na ito. And para sa inyong closing message, kuha tayo nitong angel answers. Oh, ito. Not the right time daw. O, diba? Parang related siya dito sa only time will tell. So, sa ngayon, hindi pa natin masasagot dyan. Ang ibig sabihin lang, panahon lang ang makakapagsabi sa inyo. And meron sinasabi dito na hindi ito talaga yung tamang timing. Okay, sa inyo mga nakuha ko sa inyo para sa third week of April, Fire Signs, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay ninyo. And kung bago po kayo dito, please don't forget to subscribe. Pakitap na rin po yung bell icon para updated po kayo tuwing meron tayong bagong readings. Syempre, take care at kita-kits po sa next reading natin.